afternoon, drivers, new drivers, dating drivers. So tayo po ngayon ay araw ng Sabado, palabas na po ako dito sa Colbing Driving School. Tapos na po yung aking 15 hours TDC simula kahapon hanggang ngayong araw. So take off na po tayo, pauwi na sa ating home sweet home. So tayo bilang driver, huwag po kakalimutan magsuot ng seat belt. Malapit man o malayo ang pupuntahan, wear your seatbelt. So ready for takeoff? Aircon tayo para malamig. Okay, so lalabas tayo ngayon ng ating compound ng Colbing. So kailangan muna tayong mag-check left and right bago po tayo lumalabas ng sarili nating compound. So bilang isang driver, defensive po tayo lagi. Alamin ho natin ang sitwasyon left and right habang lumalabas. So ginagapang lang ho natin palabas ng kalsada ng ating compound. Signal light to the left. Kuya, makikiran kuya. Okay, thank you kuya. So tayo ay kakaliwa. Naka-signal light na ho tayo to the left. So kahit galing sa compound, gumagamit pa rin tayo ng signal light. So na-check natin kaliwa't kanan. Pag libre na ho, dahan-dahan natin iangat yung clutch habang naka-first gear, sisilipin sa kaliwa, silip sa kanan. So ganun tayo bilang driver, hindi po tayo basta-basta lumalabas. Dino-double check natin o triple check hanggang makarating tayo sa ating main road. So ito yung kanahuman area. So malapad naman po yung ating mga kalsada. Hindi na po pareho nung panahon na tayo may maliit na kalsada. Ngayon, wide na kahit papano. So meron tayong broken line sa gitna, meron tayong edge line sa gilid. So nandito lang ho tayo sa linya natin. So babalansehin lang naman natin yan habang tayo ay nagmamaneho. O, proper daw ng hawak ng manibela habang tayo nagmamaneho sa 9 o'clock and 3 o'clock position. Alas 9, alas 3. So habang tayo ay binabaybay ang haba ng kalsada ito, may mga kasama-kasama ho tayong sasakyan. Kanina may nagtanong sa akin sa dyante. Sir, natatakot ako pang may kasalubong. Eh, ang technique ko lang naman ho dyan sa mga new driver, huwag nyo pong tititigan yung kasalubong nyo. Huwag nyo silang titingnan. Kasi kapag tinitigan nyo yung ating kasalubong, yung ating katawan na apektuhan, hindi ho tayo nagmamalay, papunta na ho tayo sa opposite direction. So yun yung linya lang po ang titingnan natin. Babalansin nyo lang na hindi nyo sinasagasaan yung guhit sa gitna at hindi rin kayo nalalaglag dito sa edge line natin na puli puti. So yun lang naman po ang technique. Huwag nyo tingnan yung kasalubong, yung opposite direction, ang tingnan natin yung ating linya. So habang tayo nakasunod sa isang tricycle sa bandang kanan ko, tayo po ay may distansya. Etong tricycle na to, naghahanap po ng pasahero yan. So ganun tayo bilang driver, manghuhula tayo, ina-anticipate natin, naghahanap ng pasahero yan, kaya nandiyan yan sa bandang kanan at mabagal ng takbo. So lagi na lang tayo may distansya for our safety. So iwas tutok, bawal tutok. Isang buong sukat na yung buong sasakyan ang ating diferensya or distansya, or maaaring dalawa. Mas maganda nga o medyo may kalayuan para safe po tayo. Kapag may nagko-cross naman, galing kaliwa, check na muna natin kung gusto nilang sumingit. Pwede ho natin pagbigyan. Huwag po natin laging ipipilit yung ating karapatan. Nasa right of way tayo, pero bukas-bukasan natin yung ating karapatan. Maaari naman ho tayo magbigay ng daan. Give way. Yun ang pinaka-importante. So, nagsisignal ho tayo ng kaliwa. Kasi kakaliwa ho tayo ng lipoton. Susunod ho tayo dito sa wheel sa ating harapan. So, nakasignal din siya. Turning left. Meron hong yellow box sa bandang gitna ng ating kalsada. Sa lahat ng intersection may yellow box. Ang usapan lang naman daw sa box, first come first serve. Kung sino pong nandun sa loob ng box, siya po yung unang gagalaw. So dadalhin muna ho natin si sasakyan natin sa bandang gitna ng box. Hindi kasi pwedeng dito pa lang ikakaliwa na kayo. So kailangan dalhin ko muna sa may box. Hindi po ako nagaya dyan kay Vios o sa mga sasakyan na nauna sa akin. Gusto ko dito ako sa bandang gitna ng box. So papasok muna ako sa bandang gitna ng box, saka ho ako maglelep. So ayan, nakapwesto ako sa gitna. Dahan-dahan ho tayong kakabig ng kaliwa. So gapang-gapang lang, clutch control lang ginagamit ko. Halos hindi ho ako nagagas. Inaangat ko na ng dahan-dahan yung clutch. Ayun, nakapasok na ho tayo. Okay, nag-passing light yung sasakyan ko sa harap. Ibig sabihin, bigyan ko siya ng daan. So binigyan ko siya ng daan kasi lilipat po siya ng kanang linya. So pwede naman tayo talaga mag-giveaway. Importante po bilang driver, yung nagbibigay
overtake. Eh, pabayaan na natin, baka ho ay na nagmamadali. Baka ho may nararamdaman na na kailangan niyang ilabas yung sama ng loob niya. Pero strict po yan ha, bilang magaling na driver, no overtaking zone po, yung kulay dilaw na guhit. So sa ating mga padyak, yung ating mga pedicab dito sa ating lugar, bibigyan lang ho natin sila ng konting babala o warning. Gamitin ang busina, ibig sabihin makikiraan po tayo. So ganun lang naman, bibigyan lang natin sila ng babala o warning na nasa likod tayo, nagpaparamdam o overtake po ako. Okay, another yellow box. May pedestrian tayong sexy. Patatawarin natin si sexy kasi nasa pedestrian naman siya. Hindi ho natin binablock yung pedestrian. Laging open yan. So dahan-dahan ho tayong tatawid naman. Yellow box rules pa rin. First come, first serve. Kaya nauna yung Innova kasi nasa loob siya ng box. Tayo naman ang susunod. Ayun, libre. Kaliwat kanan tingin. Libre. 2,000 RPM sa ating gas. Clutch. Second gear. Pito na lang clutch ng dahan-dahan. Tatapuli tayo ng 2,000 RPM. E-bike sa kanan, no? Relax. Alam nyo ba yung e-bike po ba eh? Gumagamit talaga sila ng public road. Sana nga lang, eh marunong silang gumamit ng ating traffic rules and regulation. Eh, napapansin ko lang po sa mga naka-e-bike, karamihan po ay minority edad. Kung hindi naman, eh yung mga senior citizen. Sana nga lang talaga. So, mas better siguro sa mga naka-e-bike. Baka pwede na rin dumaan sa theoretical driving course, yung aral muna bago maneho. Kasi public road na rin po yung kanilang ginagamit para aware din sila para sa kanilang safety. Iligtas po silang gagamit ng ating public. So kahit man lang siguro student permit sapat na para sa mga nakikipay. Approaching intersection. Intersection ng going to Magsaysay. So dito po ako pepeso sa bandang gitna. Sunod ako dito kay Pius na Silver. Hindi ako pwedeng sumunod dito kay motorsiklo kasi yun ay turning left to San Felipe area. Ito naman bandang kanan natin, laging open po yan. Kung hindi naman niyo planong kumunta ng Francia sa bandang right, lagi hong open yan. Sabi nga, to turn right, keep right. So kanila yan, eto sa gitna, tatawid tayo ng Magsaysay. So yun ang tamang linya kapag tayo ay medyo may malapad na kalsada. So para siyang 3 lanes, gitna, tatawid, bandang kaliwa, kakaliwa. Yung kanan, laging open. Turn right lang po yan. So, pag kulay green, go! Meron po tayong countdown. Dapat hindi natin abutin yung yellow. Kung sakaling abutin ka naman ng yellow, ready to stop. Hindi po ready to go. Ready to stop po yun. Kasi, segundo lang yan, lalabas na po yung pula. So, ang distansya natin, sakay natin sa harap ay mga 2 cars apart. So, mas maganda na huwag medyo malayo po tayo. Iwasan nung doon lagi nakatutok. Uy, si sir, wala sa pedestrian. Pero bigin, ay may kinuhang sombrero. Kaya naman pala, ingat sir, ingat sir. So nahulog yung kanyang sombrero. Siguro nakamotorsiklo. So nanag-clock. Pero kung naka-helmet ka, bakit ka may sombrero? Baka walang helmet. So Magsaysay Avenue. Good afternoon Magsaysay. It's Saturday, March 11. Luwag pa po ang traffic or flow ng traffic. So, tayo ipauwi na sa ating highball. Ayun, may nakasignal light po na sasakyan na Mitsubishi Galant sa bandang kanan ko, itong kulay orange. Bibigyan ko na po ng daan yan kasi kanina pa naman siya nakapwesto. Wala namang masama magbigay ng daan, di ba? Ganun lang naman tayo bilang driver. Magpapasalamat pa yan kung titingin sa akin, kakaway. Salamat din and you are welcome. O, di ba? May bago pa tayong tropa. Ganun ho tayo kapag tayo nagmamaneho. Bigyan ho natin ng daan, wala namang humasama. Segundo lang naman ho yan. Hindi naman po yan abala. Another intersection, kung sino nasa loob ng box, siya po yung priority. So saka ho tayo papasok. Ganun tayo sa mga intersection. Hindi ho tayo nakikipagunahan. Ang importante ay makauwi tayo from point A to point B. Malapad na another passing light, papasok daw si Montero. Eh di giveaway na rin, binigyan ko ng daan. Oo, diba? Ganyan lang tayo bilang driver. Dami nagpa-passing light. Uso ang passing light ah. Mag-ipak-pass light na rin yata po. Daming nahihilig sa pass light. Nalilibang sila sa kanilang mga ilaw. Oh, may bisikleta. So tayo bilang driver, lahat nakikita natin kung ano nangyayari sa unahan. Nagti-360 degrees nga daw yung mata natin, umiikot yan kasi meron tayong mga salamin left and right.
right side mirror and rear view mirror, alam natin kahit sa likuran kung ano nangyayari. Okay, bubusin na ako sa pickup para aware siya na ako'y paparating. So nagbigay lang ako ng babala. Binigyan ko lang siya ng warning na approaching na po tayo. Magla-left na po tayo sa ating kalye going to Taal extension. Signal light left. Okay, itong sasakyan. Oy! Nag-right, kumanan, walang signal. Very good, very good, very good. Signal muna bago liko. Importante po yun. So signal muna para alam naman ng ating mga kasama kung saan kayo pupunta. So okay, nakasignal na. Aba, yung wheels pinili pa. Pass light na naman. Ganun pala yung pass light. Priority lagi. Pwede naman akong bigyan na ng daan eh. So papasok na tayo sa ating lugar. So marami tayo dito mga kaibigan, mga Padyak Boys. Good afternoon po sa inyo mga Padyak Boys. Magandang hapon po. Good afternoon, Saturday. Uy, sexy pipi. Magigiraan po ati. So tuloy-tuloy na po tayo sa ating bahay or home sweet home. So pahinga na kasi dalawang araw po yung aking theoretical. Maghapon na naman po ako nagdadaldal simula kahapon. Nagturo na naman tayo sa ating mga magiging new driver kasi kukuha sila ng student permit. TDC muna o theoretical muna kasi mandatory po yun ng LTO TDC bago po tayo mag practical driving course. Paghabak nila yung student permit, yun na po yung ating pagkakataon makapagmaneho ng sasakyan. So dito ko tayo sa bandang kaliwa, paparada, pansamantala lang muna. Mamaya ako na po ipapasok sa ating garahe. So ayan na lang, tatabi ko lang po ng konti. Wow, ganda-ganda ah. Okay, kapag naghinto tayo, siguraduhin yung kayo yung naka-neutral position for stationary parking, naka-handbrake. So para hindi gumalaw at iiwan natin sasakyan. Alisin na natin ating seatbelt. Bago magpatay ng makina dahil naka-aircon system tayo, turn off na muna ng ating aircon or para ho tumagal yung buhay ng compressor. Then saka ho tayo mag-engine off. Maraming salamat ho. So touchdown na po ako. Uy, willy-willy ah. Touchdown na ako ng ating highball. Magandang hapon ulit sa inyong lahat. Sa ating mga drivers, new drivers, magiging driver, drive and keep safe. Always. Mabuhay po tayo.